Good morning, good morning. Mapagpalang araw mga kapugrot. So ngayong umaga na to guys ay papasyalan natin yung sabog tanim ng aking lolo. So kahapon sila nag sabog ng binhi. Ayun siya. Naglalagay ng paing para sa mga ibon at daga. At kasalukuyan naman silang nag-i-spray ng pamatay ng damo. Ayan, so mahigit isang ektarya itong bukid ng lolo ko. Ayan, so siguradong siguraduhin walang tubig para hindi mabulok yung mga binhi. Grasya sa mga. So bakit nga ba sabog tanim? So sabog tanim kasi mas nakakatipid sa gastos. So hindi ka na magpupunla, hindi ka na magbabayad sa mga magbubunot ng punla, at hindi ka na rin magbabayad sa magtatanim. Yan, so less gastos talaga, sobrang tipid nito. Ang risky lang nito guys, kasi may tendency na ubusin ng mga kasamang daga at mga ibon yung ating isinabog na binhi. Hindi na kapag tag-ulan, kapag hindi natatanggalan ng tubig yung mga pinitak, may tendency rin na mabulok yung mga binhi. So yan po ang mga risk ng pagsasabog tanim. Pero kung maganda naman ang panahon at maganda yung tubo at may tataboy mo yung mga ibon, maganda naman yung kalalabasan. Yun lang ang isa sa mga talagang nakikita naming risk talaga, yung pagtag-ulan or uubusin ng daga or ibon. And then may time din na ito nga, kaya nga sila nag-spray ng pamatay damo, dahil ang sabog tanim kasi madaling tubuan ng damo, unlike sa patanim ng mga tao or sa planters ay mas less yung damong tumutubo. So dito nga guys, meron na tayong nakikitang mga damong tumubo sa gilid-gilid. Ayan, tignan natin. Ito guys ay mga damo. So ito pa lang yung butil. Ito yung mga butil ng palay. So meron na kaagad, malaki na kaagad yung tubo ng mga damo. So yan yung mga risk ng pagsasabog tanim. So sana po ay meron kayong konting natutunan sa pagsasabog tanim. Salamat.